Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ang channel po na makatulong sa inyo ngayong panahon ng pandemic sa inyong pag-aaral. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-add at subtract ng polynomials. Kagaya po ng 2x plus y, 2a plus b, minus a plus 3b, at marami pa pong ibang polynomials ang ating pong ipa-plus at susubtract. Ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganon ay lalo po ninyong maunawaan ang aking mga pagpapaliwanag. Pero bago po tayo magpatuloy, pakiclick po ang like and subscribe. Salamat po! Okay, unahin po natin ang addition of polynomials. So, paano nga ba i-add ang dalawang polynomials? Okay, addition of polynomials is just the same in combining like or similar terms. So, kailan ba natin pwedeng sabihin na yung dalawang terms ay like or similar terms? So, represent ko po sa inyo isa-isa. So, narito po yung mga terms na pwedeng i-add or i-plus at mga terms na pwedeng, hindi pwedeng i-plus or i-add. So, ano ba yung mga terms na pwedeng i-add? Ito po ay gaya ng 4a plus 6a. So, pwede po silang i-add kasi pareho yung kanilang literal coefficient, so a, o yung kanilang variables. Another is 7b squared plus 3b squared. Okay. Pareho po yung kanilang variable b at pareho po yung kanilang exponent. Dun sa 4a at 6a, parehong variable na a at ang exponent nila ay parehong 1. Another po, xy plus 5xy. So, yung term na xy at yung 5xy, pareho yung kanilang literal coefficient na xy. Okay. At another, 5e plus negative 3e. So, ibig sabihin, the same yung kanilang variable and exponent. So, ibig sabihin, yung apat na yan ay pwede nating i-plus or i-add. Ano po? So, ano po naman po yung mga terms na hindi pwedeng i-add? Ito po ay gaya ng 2a plus 3b. So, ito po ay unlike terms na po or dissimilar terms. Bakit po? Kasi yung 2 ang variable niya ay a at yung 3 ang variable niya ay b. So, hindi po pwede yan. Sila po ay unlike terms. Malawa po, 3xy plus 4y. So, yung 3, ang kanyang coefficient or literal coefficient ay xy at yung 4 ay y. So, hindi po magkapareho yung kanilang literal coefficient. So, hindi po pwedeng pagsamahin yan or i-plus. Pangatlo, 7x squared plus 3x. Pareho nga po yung kanilang variable, pero magkaiba yung exponent. So, hindi po pwedeng i-plus yan. Unlike terms pa rin po yan. Ano po? At 7y squared plus 8xy squared. So again, may pareho nga silang y squared pero dun sa second term, mayroon siyang x. So, unlike or dissimilar terms pa rin po yan. Hindi po pwedeng i-add yan. Okay? Since alam na po natin yung mga like terms or similar terms o yung mga terms po na pwedeng i-add or pagsamahin, ngayon po ay start na po tayo. 4a plus 6a. So, paano nga po ipa-plus yung dalawang terms na yan? So, all you have to do ay kopyahin lang po natin yung kanilang literal coefficient a at pag-plusin lang po natin yung kanilang numerical coefficient. So, yung first term po ay 4 at yung second term ay 6. So, 4 plus 6 is equal to 10a. Okay? Another po, 7b squared plus 3b squared. The same literal coefficient, you copy, b squared, and then pagplasin yung numerical coefficient, 7 plus 3 is equal to 10. So, b squared. Another po, negative xy plus 5xy. So, ano nga ba ang numerical coefficient ng first term at yung second term? Yung first term po sa negative xy, ang numerical coefficient po ay negative 1. Since wala pong nakitang number yon, automatic po na may 1 po doon. Since negative, kaya negative 1. And then, second term po ay 5. So, ipa-plus lang na po natin. Negative 1 plus 5 ay 4. And then, yung kanilang literal coefficient xy, so 4xy. Another po, 5e plus negative 3e. So, again, the same. Copyan po natin yung kanilang variable e. And then, i-add po natin yung kanilang numerical coefficient. Sa first term po ay 5. At sa second term po ay negative 3. So, ano nga ba yung 5 plus negative 3? Again, recall sa addition of integers.
Okay? 5 plus negative 3 is positive 2, and then yung variable e. Okay, so dadagdagan po natin yung ating terms. Okay, 4a plus 7a plus 2b. So, there are 3 terms na po yan. So, paano nga po natin yan ipa-plus? So, kung mapapansin po natin, yung first term at second term ay like terms. At yung third term po ay wala po siyang kagaya dun sa first and second. So, ano po yung pwede nating i-plus yan? So, ang pwede lang natin i-plus dyan ay syempre yung like terms. Kagaya po nung 4a at 7a. And then, yung 2b, so, dun lang po siya sa tabi niya. Ano po? So, 4a plus 7a, again, copy the literal coefficient a. And then, add po natin, 4 plus 7 is equal to 10a plus yung 2b, susulat lang po natin yung 2b. So, di na po natin pwedeng i-plus yung 10a plus 2b kasi unlike terms na po sila. Okay, another po, x squared plus 5x plus x. So, pwede nga bang i-plus yung tatlong terms? So, hindi po pwede. Okay? Yung una ay x squared. At yung pangalawa, x. Yung pangatlo, x. So, ibig sabihin, ang pwede lang pong i-plus dyan ay yung second and third term. Yung first term ay as is, kukopyin lang po natin. Okay? So, yun lang pong 5x plus x ang ating ipa-plus. So, x squared, kopyin lang po natin. And then, kunin po natin yung numerical coefficient ng second and third. So, 5 plus 1. Okay? At ipa-plus lang po natin. 5 plus 1 is 6x. So, hanggang dyan na lang po. Di na po natin pwedeng i-plus yung x squared at 6x kasi unlike terms po sila. Another po, x plus 2y plus 3x plus 5y. So, there are 4 terms. Alam po ba dyan ang magkapareho? So, tignan po natin yung x at yung 3x. Sila po ay like terms. So, pagtabihin po natin sila. So, x plus 3x. At yung 2y and 5y. So, sila po ay like terms din. Pwede po natin pagsamahin. So, pagtabihin po natin sila. So, plus 2y plus 5y. So, nire-arrange lang po natin yung mga terms. Pagtabi lang po natin yung terms na kung saan pwede pong i-plus. Okay? The next, sa x, pa-plus lang po natin yung kanilang numerical coefficient, 1 plus 3, at sa y, 2 plus 5. Okay? So, what is 1 plus 3? Is equal to 4, and then yung variable x, plus 2 plus 5, is equal to 7, and then yung variable na y. Okay, ngayon naman ay subtraction of polynomials. So, paano nga ba i-subtract ang polynomials? Okay? Subtraction of polynomials is just the same in combining like or similar terms. So actually, pareho lang po yan sa addition of polynomials. So kung ano po yung rule sa addition, ganoon po yung rule sa subtraction. So may mga terms din po na hindi pwedeng i-subtract at may mga terms din po na pwedeng i-subtract. Okay, unahin po natin. So ano ba yung mga terms that can be subtracted? 4a minus 6a. Kagaya po yan ng plus. 7b squared minus 3b squared, the same literal coefficient, b squared. Negative xy minus 5xy, the same literal coefficient, xy. And 5e minus negative 3e, the same literal coefficient, e. So, ano ba yung mga terms that cannot be subtracted? So, again, a, 2a minus 3b. So, hindi po natin pwedeng subtract yan kasi hindi po pareho yung kanilang literal coefficient, a and b. Another, 3xy minus 4y. So, xy sa first term, y sa second term. So, hindi po pwedeng subtract. Magkaiba po sila. Next, 7x squared minus 3x. So, yung sinasabi ko kanina. So, pareho nga yung variable x. Pero ang exponent ng first term ay 2. At yung second term ay 1. So, unlike terms po sila. Another, 7y squared minus 8xy squared. So, the same po yung y squared, pero mayroon pong x yung second term. So, hindi po pareho yung kanilang literal coefficient. So, hindi po pwedeng isubtract yung dalawang terms na po yan. Okay, subtract na po tayo. First example, 6a minus 4a. So, again, copy the literal coefficient a, and then subtract the numerical coefficient 6 minus 4 is equal to 2a. Second example, 7b squared minus 3b squared. Copy lang po natin yung b squared as literal coefficient.
Then subtract natin, 7 minus 3 is equal to 4b squared. Okay, third example po, negative x minus 5x. So, ano nga ba ang numerical coefficient ng first term? So, negative x, so that is negative 1. At yung second term po ay 5. So, negative 1 minus 5 po yan. And negative 1 minus 5 is equal to negative 6x. Okay, next, 5e minus negative 3e. Okay, ano nga ba ang numerical coefficient ng first term is 5 minus second term ay negative 3. Okay, and then what is 5 minus negative 3? That is 8e. So, bakit naging 8? 5 minus negative 3. Pag magkasunod po yung minus at negative, so negative para negative, negative yan, magiging positive. So, 5 plus 3 is equal to 8. Okay, dagdagan po natin yung ating terms. 4a minus 7a minus 2b. So, alam po dyan yung terms na pwedeng isubtract o pwede nga po bang isubtract yan lahat. So, if you notice, yung third term po natin ay b. So, unlike term na po siya dun sa first and second terms. Okay, so, as is, parang addition, copy lang natin yung minus 2b. And then, ang pwede lang pong i-combine ay yung 4a minus 7a. Okay, so, 4 minus 7 is equal to negative 3. And then, yung variable a, so negative 3a minus 2b. Okay, another example, x squared minus 5x minus 5. So, again, yung first term ay hindi po pwedeng i-combine dun sa second and third. Bakit po? Kasi unlike terms na po siya doon. So, ang pwede lang po i-combine ay yung negative 5x minus x. So, as is, copy na po natin yung x squared minus yung literal coefficient ng second term ay 5 at yung third term ay negative 1. So, negative 5 minus 1 ay negative 6. So, x squared minus 6x. Another po, x plus 2y minus 3x plus 5y. Okay, if you notice, you are subtracting two binomials, x plus 2y and 3x plus 5y. So, paano nga ba yan i-subtract? So, ang first step po natin, tatanggal po natin yung kanilang parenthesis. So, sa first parenthesis po, x plus 2y. So, kapag wala pong negative in front or before yung close and open parenthesis, pwede lang pong basta tanggalin yan. Pero sa second parenthesis, meron pong negative kasi minus po yan. Hindi po basta-basta pwedeng tanggalin yung minus po doon o yung parenthesis. So, si-simplify po natin yan. So, yung minus at yung 3x, parang negative yun times positive yung 3x. So, yung sign ang titigan po natin dyan muna. So, negative times positive kasi yung 3x. So, negative times positive is negative 3x. And then, next, negative times positive 5y. So, what is negative times positive? Again, negative. So, negative 5y. So, magiging x plus 2y minus 3x minus 5y. And then, pagkatapos pong tanggalin yung kanilang parenthesis, combine like terms. Okay, ano ba yung like terms dyan? X and negative 3x. So, isasama po natin pag nire-arrange natin yung kanilang position o nire-arrange natin yung terms, kasama po yung kanilang sign o yung operation before the term. Okay? So, una po ay x, then minus 3x kasi minus 3x po talaga siya doon. Then next, 2y, positive 2y and negative 5y. So, yung positive 2y magiging plus 2y minus 5y. So, magkatabi na po yung mga like terms. Pwede na po natin i-combine. So, x minus 3x is equal to negative 2x. Bakit po negative 2x? 1 minus 3 is negative 2x. And then, sa second pair, 2y minus 5y, what is 2 minus 5? That is negative 3y. So, plus negative 3y. So, again, negative 2x. So, plus minus 3y. So, pagsamahin natin po yung dalawang sign. What is positive? Positive times negative is maging negative. So, that is negative 3y. So, the answer is negative 2x minus. Another way po sa pag-subtract ng two binomials, kagaya po nung x plus 2y minus 3x plus 5y, ay by using column method. So, una po natin sulat yung first binomial, x plus 2y. And then, ma-minus po natin
yung 3x plus 5y. So, ang tawag po dyan ay column method. So, again, so subtract lang po natin yung kanilang numerical coefficient. Since yung kanilang literal coefficient ay magkapareho, then yung numerical coefficient, subtract lang po natin. And then, copy the literal coefficient. So, sa x, 1 minus 3 ay negative 2. How about naman sa 2 minus 5? Or positive 2 minus positive 5. Bakit positive? Kasi plus yung kanilang front. So, paano ba isusubtract yun? Pag sinulat natin yan, magiging 2 minus 5. O positive 2 minus 5 is equal to negative 3. And then, yung kanilang variable y. So, negative 2x, negative 3y. So, pag pinagsama natin, magiging negative 2x minus 3y. So, yun na po yung kanilang sagot o yung kanyang sagot. Salamat po sa panonood. So, hanggang sa muli. Like and subscribe lang po para po mapanood po ninyo yung iba pong video tutorial ko po sa mathematics. Salamat po sa inyong panonood.